yung pagsusulat, means of expression talaga yun, di ba? There are a lot of feelings na hindi ma-vocalize. Yung design ng creative movement was precisely to tap into another kind of consciousness. Minsan kasi pag nagsasalita ka, hindi mo pa ma-form yung thoughts mo. Parang kailangan mo ng time in order to really think about and reflect on certain things that happened to your life. Doon mo ma-flesh out talaga yung mga ganong klaseng experiences. Stick together sa hirap at sarap. Ano po ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Celia. Itong training na po, noong una, nagdadalawang isip po ako na sumali. Dahil nung nalaman ko na tungkol ito ng family planning at GBV, naisip ko, sensitibo to. So, baka wala rin akong masabi na pwede nyong makuha galing sa akin. Pero nung pagkapasok ko dun, kahit wala akong alam, actually ako mismo hindi po ako aware sa mga ganitong bagay. Until nung nalaman ko ngayon yung mga nararanasan din ng mga kapwa kong babae. Hindi naman siguro ako nagkakamali. Marami akong nababasa na parang, ano kayo? Parang masyado kayong restricted, hindi kayo free. Di ba ganun yung katalag mga usual na sinasabi? Nararamdaman nyo ba? Kahit sa tingin ng ibang tao, napakahigpit naman yun kasi wala kaming freedom na gawin itong anong gusto namin. Pero para sa amin, na-enjoy namin din yung ganong culture. Para gusto ko yan, para na-enjoy. Sige, totally yan. Bakit na-enjoy? Nung una, feeling ko, compress yung feelings ko, parang hindi pa ako ready to show my story and to relate and to give story of my life. Naninisinisig habang patingin-tingin sa aking dibdib. Until na as the workshop goes on, parang nare-relieve na ako to share and to give my own idea sa mga kwento or sa mga sharing na ginagawa namin. Paano pa mag-isip ng tama kung paano ito bigyan ng nauukol na dunas or paraan or mga idea. Bago ka gumawa ng hakbang mo, ipaalam mo muna sa mga kasama mo kung sangayon ba sila o hindi. So for the Muslim cluster, meron kaming local coordinator na Muslim woman siya. So prior to this workshop, meron kaming orientation with her. So in-explain niya yung local culture. Most of them kasi ano na eh, parang yung kanilang profile ay mag-graduate na young women, no? These are young women. Umpisa pa lang, grabe na yung kwento nila, yung parang yung openness na binigay nila, pinakita nila. Dear Lolita, siguro naman hindi tama na sa iba mo pa kinuwento ang tungkol sa inyo, sa problema niyong mag-asawa. Kasi nalilita, di ba mag-asawa kayo? So, sa hirap at sa ginhawa, dapat natutunan kayo sa mga... Pinagawa namin sila ng mind map, parang ganun, in preparation of yung pagkukwento nila verbally. Pero definitely yung mga yung mga shinare nilang mga letters, talagang it's very it's composed talaga, pinag-isipan, pinaghirapan. So talagang makikita mo yung the work that they put into this, their the things that they wrote. Yeah. Marami naman kaming pinasadahan. Yung mga usual issues ng SRHR. Pero yung siguro yung tumatak sa akin ay yung kahalagahan ng para sa kanila ng Islam sa pag-grapple dito sa mga issues na ito. So, halimbawa, issue ng family planning, halimbawa, hindi lang siya usapin ng health, hindi lang siya usapin ng sabihin natin na siyensya, merong palaging
konsiderasyon na kung ano ang pagtuturo pag yung mga katakaran, mga sinusunod nila sa Islam. Malaki siya, malaking impact or pwede, malaking tulong siya. First is, pwede ma-enhance at saka ma-open yung mind ng bawat kabataan from generation to generation na ma-share nila sa mga anak nila or sa incoming generation. It's a form of self-expression. Very, very easy, whether subconsciously or consciously, na mailabas nila yung kung ano yung sa loobin nila during the workshop, sa kanilang artworks. And it's very personal. Tapos, yung mga issues nila regarding SRHR, lumabas rin siya during the workshop. Abstract painting. Intindihin nyo na lang po. So, this one is very personal po talaga siya sa akin. So, abstract painting siya. So, as you can see, may mga vibrant colors po na nandito po na nakapalo po. Kaya ko ito yung drawing. Kahit may matamang magkwantag, maging matapang ako sa sarili ko. Parang every drawings kasi parang even ang let nung ni-draw mo, pero yung very deep yung meaning, parang may pinanghuhugutan ng lakas ng loob. Yung every kasi parang little by yung colors niya, but ito yung naging ganito niya, parang maliit lang na ni-draw, parang ang laki-laki yung explanation. We're free to share our own experience kasi we know naman na iba-iba yung experience namin, so i-safe kami na i-open namin yung mga sariling experience namin. In this particular workshop, no, what we did is that we revisited, no, their childhood. We looked at their present, no, and we tried to forecast the future, no. And in that way, no, the story, no, has a very wide reach, no, because it contains things about themselves which actually happened and things that they want to happen in the future. Ang kampanya sa sexual reproductive health and rights ay napakalaking challenge, no, lalo na sa Muslim community, dahil kinukonsider itong tabu kapag ito ay pinag-uusapan, no. Napaka-challenging considering the fact na may mga Islamic perspectives din na kailangan i-consider, no. Pero upon hearing the sides of my peers, no, mga kasama ko doon sa visuals workshop, napaka-fruitful po ng diskusyon at usapin patungkol sa issue na to. Iba-ibang kulay kasi yung siyang nag-represent ang aming future na walang araw, magiging makulay yung buhay ko, gano'n. Yung relatability nila and yung camaraderie nila kahit hindi sila magkakakilala, kahit during the workshop lang sila nagkakilala. They ramdam mo yung support kasi for example, like merong kaming mahihain na estudyante. Yung ini-encourage siya ng mga kasama niya, tapos may isa pa nga doon, minamasahin niya yung katabi niya kasi yun nga, natetense na siya. Bilang isang Muslim na lalaki, napakahalaga na alamin natin ang sexual reproductive health and rights, ang malawak na pag-unawa sa gender-based violence upang malaman natin kung ano ba yung mga karapatan ng ating mga kapwa babae na Muslim, pati na rin sa mga non-Muslims, no, upang mas malaman din natin kung ano ba yung mga limitasyon. Yung creative movement, napili namin bilang modality kasi marami tayong karanasan sa buhay, lalo na yung mga karanasan ng inequality na may kinalaman sa kasarian ng isang tao o sa experiences nila ng attraction na nadarama throughout your whole body. Tapos yung pangalawa ay hindi lahat ng karanasan na ito na-articulate or logically ay napag-iisipan. Hinahanapan namin ng ibang paraan para mabalikan ng mga tao yung mga karanasan na hindi natin na-rationalize. So, yung perfect na paggamit or yung perfection ng creative movement is precisely that.
kung ano yung katawan na meron ka, kung ano yung karanasan, tsaka kasaysayan na bit-bit mo, pwede natin siya mahanap sa pamamagitan ng galaw. Mahalaga na makilala ng mga participants yung kanilang katawan, tumuklas, alamin yung kanilang limitasyon, alamin yung kanilang kalakasan, at maintindihan din nila na ano ang kaugnayan ng kanilang galaw sa kanilang mga karanasan and how they respond to different situations. Kasi lahat ng nasasalihan kong workshop, ito yung kakaiba. Masaya siya. Lahat ng body part namin na nagalaw namin. Yung lumabas sa workshops with female participants, may kinalaman sa sense nila of care. So, pinag-usapan namin yung iba't ibang aspeto ng kanilang katawan na mahalaga sa kanila. And isang napakagandang common reflection na lumabas, napakahalaga ng puso. Kasi nung pinag-usapan namin, ano bang ibig sabihin ng puso? Dito natin na ipakita or dito namin narinig yung mga kwento tungkol sa tapang, lakas ng loob, paghahanap ng meaning at saka ng joy. Yung unang isyong utak ko, kasi yung utak ko yung siguro kung wala yun sa akin, magiging walang saysay yung pagkatao. And na doon din natin nakita yung iba't ibang nature ng support structures na meron around them. Partly sa level ng paghahanap ng inspiration or ng reason para mabuhay. Among our participants, malinaw na yung kanilang mga anak at kanilang mga binubuong pamilya sa kasalukuyan ang nagbibigay sa kanila ng reason para mabuhay. In terms of support for difficulties, saka sila pupunta sa kanilang mga kaibigan. I think dito talaga na-validate yung kahalagahan ng movement as a modality kasi may mga bagay in some cultures na hindi na pag-uusapan. And kung lumaki ka na hindi pwedeng pag-usapan ng isang bagay, pero nararanasan mo siya. At every now and then, siguro sumasagi siya sa isipan mo or nakikita mo sa ibang tao na madaling pag-usapan yung, for example, intimacy or relationships. Pero sa kultura ninyo, hindi ganun ka-open na pag-usapan ito. Yung next question is, so paano kayo nagko-communicate about it? Diba? And so, dito lalabas yung movement na yung simpleng tingin. Tapos na parang hindi ko nga ma-describe eh. Parang loaded yung tingin, tapos sabay-sabay na nangyari. And you're like, merong communication na naganap. Na-realize ko, dapat hindi sinusulo yung problema, dapat sinasabi sa iba, dapat mag-share, tapos bigyan ng halaga yung iba't ibang bahagi ng katawan. Na-realize ko din na mahalaga, bawat galaw ng katawan ay mahalaga. Parang hindi namin yun napapansin. Kaya doon na yung idea patungkol sa sex, Interesting na punta din siya doon sa usapin ng one of the participants talked about the importance of pagpapanatili nung pangalan o reputation ng family kasi maaari itong mag-cause ng bigger struggles gaya nung Rido or yung clan wars na maaaring usapin siya ng lupa, usapin din siya ng babae at usapin din siya nung arguments within the families itself.